Hello students, welcome back sa aking channel, welcome back sa ating klase. We will be talking today about fringe benefits. So basically, this is connected with the other topics because as you may remember, I have already discussed it as part of our discussion on the inclusions from the gross income. Nabanggit kasi doon, we have the fringe benefits, ano? Ito, ano, pakita ko lang sa inyo. It falls part of the compensation income. So basically, in terms of the definition, I hope you are aware of it, no? Kasi before, diniscuss na natin ito. And when we are talking of fringe benefits, these are goods, services or other benefits na binigay, no, granted by an employer in the form of cash or non-cash. Kaya sa sinabi dito na in cash or in kind. So pag sinabi nating in kind, ito yung ibang mga benepisyo na ibinibigay ng mga employer sa kanilang mga empleyado, not in the form of pera. Kasi hindi lang naman palaging money or cash yung basehan ng compensation. Okay? And this is on top, okay, in addition to the basic salaries received by the individual employees. Okay? Goods, services, o goods, mga items ito na in various forms, o mga serbisyo and other benefits. Okay? Now, if you may recall also, ito kasing compensation income, no? This is part of the inclusions siya from the gross income as part of your compensation for services, o yung compensation income. Okay? So, unang-una, maisip natin, this is included as part of the gross income. Okay? Pero hindi po lahat. That is why we have a separate session. We have a separate topic, video lecture on fringe benefits para ma-identify natin alin lang ang mga kasama sa gross income, ano, alin yung hindi kasama at yung mga tax exempt. Okay, now, ipagpatuloy lang natin yung definition ng fringe benefits at sino yung nakakatanggap nito. Ang sabi kasi, ang fringe benefits, no, it may be provided to who? Sa mga rank and file employees, sa mga supervisors or managers, no? Pero yun nga lang, yung tax treatment ay hindi uniform. So it may be provided to any of the employees of a company regardless if the employee is in a position, ano, or not. Okay? Now, ang fringe benefits na furnished to rank and file employees, ito yung subject sa basic tax, yung ordinary tax. At pumapasok tayo doon sa graduated tax rate. Samantalang, ang fringe benefits na ibinibigay sa mga bisor, okay, supervisors, and yung mga manager, no, they are subject to fringe benefit tax. Okay, FBT in short. Now, what else? O ngayon, i-compare lang kasi natin, ano, bago tayo mag-proceed. Anong pinakaiba ng manager sa supervisor at saka sa mga rank and file? At sino itong mga rank and file employees na ito? Now, ang sabi kasi, ano, sa Labor Code of the Philippines sa Article 82, no? Dinefine kasi doon ano yung mga managerial employees. Ang sinasabi doon, ano, these are those kung saan ang primary duty nila, ano, involves the management of the business kung saan sila in-employ, no? Ibig sabihin, kung ikaw ay isang managerial employee, ikaw ay isang empleyado na nasa posisyon para mag-decide kung ano yung ikabubuti ng kumpanya. Okay, maybe you are holding a group of individuals or you may be a manager pero you are acting on your own, no? Wala kang hinahawakan ng mga tao. Pero ang by the nature of your work, ano, nagde-decide ka para sa company. Okay, so you have a decision-making power. Okay? Samantalang, pag rank and file, ito yung mga employees na hindi walang hinahawakan na supervisory or managerial positions.
So sila yung nasa pinaka-bottom ng organizational hierarchy. So kunwari ano, ito yung manager na nasa taas. And then, kung masyadong malaki yung organisasyon, meron pang mga supervisors. Itong mga supervisors, may hawak pa silang mga tao. At ito yung mga rank and file employees. So rank and file, ito yung usually yung taga-gawa ng utos ng mga nasa taas. Okay? Remember that pagdating sa corporation, we have the management, no? They decide for the company. Okay? So sila ang nagpapatakbo or nagpapatupad ng mga polisiya na in-implement for the company. So itong mga rank and file, ito yung taga-gawa, taga-sunod. Taga-oversee ang nasa mga supervisory and managerial positions. Okay. Now, in terms of taxation, ang tax treatment ng fringe benefits ay ganito. Kung ikaw ay isang rank and file employee, ang fringe benefit ano na natanggap mo, that is part of your gross income, which is subject to basic tax. Pero kung ikaw ay supervisor or kaya manager, ang fringe benefit na natanggap mo ay excluded from the gross income. Hindi natin yan sinasama. That is why if we will, if you can see, ano, if you will return, ano, balikan ninyo, i-recap ninyo yung material ninyo on the exclusions. Okay? So, hindi nakasama ito. Now, ang mga itong mga fringe benefits na natanggap ng mga supervisors and managers, that is subject to final withholding tax. Ang tawag natin dyan ay fringe benefit tax. Parang ano lang din yan, passive income na subject to final tax and capital gains na subject to capital gains tax. So that is also a form of final withholding tax. Nakalagay dito 35%. Mamaya ipapakita ko ito sa inyo. Okay. Ngayon, ano-ano ang mga fringe benefits? O, alam natin na meron tayong mga fringe benefits. O, pero, ang fringe benefits na subject sa fringe benefit tax. That is why, when we are talking of fringe benefit in this purpose, ano, for this purpose, in this case, ito yung mga subject sa fringe benefit tax. Kalimutan muna natin yung mga fringe benefits na natatanggap ng mga rank and file employees. Kasi ang pinag-uusapan lang natin dito yung mga nasa managerial and supervisory function. Kasi ang fringe benefits na yon ay yung subject sa fringe benefit tax. Okay, so ano-ano ito? Meron tayo ng housing. Okay? Kung ikaw ay isang supervisor, merong pa-housing, ano, yung company, oh, that is a fringe benefit. Oh, take note, ano, hindi yan in the form of money. Okay? Expense account. Vehicle of any kind. O kung inisyuhan ka ng sasakyan. Okay? So that is a fringe benefit. Household personnel. O binigyan ka na ng matutuluyan, merong housing ano, merong ka pang sasakyan, ano. Ang ginawa pa eh binigyan ka pa ng katulong at saka driver. So you must be very important for the company for that benefit to be given to you. Ano? Interest on loan at less than market rate to the extent of the difference between the market rate and actual rate granted. Membership fees, dues, and other expenses borne by the employer for the employee. Okay, so sabihin na natin na may mga social clubs, may mga athletic clubs, ano, at meron kang membership doon. Ang nagbabayad sa exclusive na membership na yon ay yung company. Okay, so that is a form of fringe benefit. Expenses for foreign travel. Okay, so may mga, by the nature of your work, because the company is multinational, ibig sabihin, may mga foreign counterpart ito. May opisina, ang opisina mo dito sa Pilipinas, pero may mga opisina ito sa ibang bansa. Eh, sa nature ng trabaho mo, minsan kailangan mong lumabas ng bansa. Okay, so, ang expenses for foreign travel, pag meron kang natatanggap, that is a fringe benefit kung ikaw ay isang managerial or supervisor. Holiday and vacation travel. Wow naman, ang sarap naman. Ang daming binibigay sa iyo, ano? Pambakasyon, ano? What else? Educational assistance.
Because the company believes in you and believes in the capacity of its employees, ano, when they are provided with additional education, mas malaki ang maitutulong ito sa company. So, binigyan ang mga empleyado ng educational assistance. Okay? And life or health insurance and other non-life insurance premiums or similar amounts in excess of what the law allows. So, ito yung mga example ano ng fringe benefits. So, napakasarap. Napakasarap palang maging manager, maging supervisor at entitled ka sa mga ganito. Oh yes, o pero may mga kaakibat kasi yan na responsibilidad. At minsan, masyadong madaming trabaho din yan. Okay, so merong risk and rewards din. Okay, ngayon ganito. In terms of the fringe benefit tax, kasi this is the monetary burden, ano? Ini-impose sa employee, wini-withheld ng employer, ano? At magkano ito? This is 35%, no? Based on train law. Okay, effective ng 2018, nung sinabatas yung train law, so naging 35% yung ating fringe benefit tax from the former na 32%. Ngayon, ito ay nakabase sa grossed up monetary value ng fringe benefit granted. Papaano ito? Kunwari, ano, binigyan ka ng vehicle, okay, ng sasakyan, at ang fair value nito, ang halaga ng sasakyan ay 650,000. Okay? Ito 'yon. Yung natanggap mo, less na 'yan ano, na ibawas na diyan ang fringe benefit tax. So para makuha natin kung magkano yung fringe benefit tax, kung 650,000 'yan, i-gross up natin. Ibig sabihin ng i-gross up, kunin natin yung 100%. Kasi yung amount na 'yon, sa example ko 650,000 para ma-simplify yung illustration. 65% na 'yan. O, i-divide natin ng 65%, okay? 650,000 divided by 65%. Makukuha natin 1 million. Okay? Ngayon, etong 1 million na ito, i-multiply natin by 35%. Yung 350,000, yan yung fringe benefit tax na withheld ng employer, okay? At i-remit niya ito kay BIR. So, ang gross up monetary value, ito yung pinakahalaga ng fringe benefit. Pero yung na-receive mo na, naibawas na doon yung buwis, yung fringe benefit tax, yung final tax. Okay, kaya siya sinabi dito, in-impose ito sa employee pero withheld ng employer. Okay? So, yan po ano. Now, meron naman tayong tinatawag na tax-exempt fringe benefits. Ito, ang mga fringe benefits na ito, hindi siya subject sa tax. Mapa basic tax man yan or fringe benefits. Kasi in general, ano, generally speaking, pag sinabi nating fringe benefits, eto nga diba yung goods, services, or other benefits na ipinoprovide ng employer for the enjoyment ng mga employee. Okay? O pero yun nga lang kasi pag ikaw ay rank and file, subject sa basic tax yun. Pero kapag ikaw ay supervisor or managerial employee, subject sa fringe benefit tax. Ngayon, ito ang tinutukoy natin dito na fringe benefits in general kasi whether basic or fringe benefit. So, etong mga nakikita ninyo dito, ito ay tax exempt. Hindi ito binubuwisan. Fringe benefits na authorized and exempted from income tax under special law, kagaya ng contributions na nire-require ng SSS, ng GSIS, and other similar contribution under an existing law, maging ang mga premiums ano for group insurance of employees. What else? If the grant of fringe benefits to the employee is required by the nature of or necessary to the trade, business, or profession of the employer. Okay, so yung pagbibigay ng fringe benefit ano ay kinakailangan, okay? Necessary ito sa pagpapatakbo ng negosyo. Okay? O kaya naman if the grant of benefits ay para sa convenience or advantage ng employer, exempt yan sa taxation. And last, yung de minimis benefits. Okay? Etong de minimis benefits, pag-uusapan naman natin ito sa susunod.
na video lecture. Okay? So, hanggang dito muna tayo, ano? Ito yung maiksi natin na conceptual discussion, theoretical discussion ng fringe benefits. Okay? So, if you have any question, please let me know. I will answer you. So, hanggang sa muli. I'll see you around. Bye-bye.